So it's Megan, Dane po nung bayan. So for this vlog, magkakaroon ako ng my art supplies collection 2018. So medyo hindi naman siya ganun kabongga ko dami, pero medyo nga. So ayun na, let's start this feature in 3, 2, 1. By the way, nga pala siya nakalagay dyan sa empty na yan. Ito kasi siya. And itong mga to, dyan nakalagay. And that one, dyan sa may desk dyan. Okay, so first, simulan na muna natin dito. Dito sa bucket na to, ano lang siya, mga markers. Meron ako dito ng mga Faber-Castell siya ng mga color pen. Color pen. Yung ganyan. Hindi ko na alam kung nasa niya nalagyan niya. Pero ito namang mga maliliit. Ito yung mabilis lang maubos from Daiso to. Para isa siyang mahabang ganun. Sige, insert here. Ito yung sa Faber-Castell. Tapos ito yung sa Daiso. Ayan. Clumsy ang clumsy. Then, meron din ako dito mga Sharpie. So, may apat akong Sharpie dito. Ayan. Then, dito sa next naman, dito na yung ano, puro color pencil. Meron pala akong mga walang tatak na meron pala akong mga walang tatak na color pencil from Sterling. Sterling Entity. Parang hindi nyo kinala ko dati. Meron din ako dito mga ball pen na ganito. Hindi ko alam kung saan to galing. Ayan. Tapos, pagka sinulat to, may mga glitters. Actually, yung iba na ito, wala nang tinta. Kaso, ayun ko, ayoko siyang itapon. Meron din akong iba pang mga ball pen dito na may kulay. May mga kulay. Dati meron din mga nakalagay dito kaso hindi ko alam. Nagtay kasi yung mga ganito eh. So, isa lang naka-survive na matino pa. Okay. Move sa next after niyan. Meron din ako dito. Tcharan! Ito yung sa Lego. Pero nilagyan ko siya ng mga poster paint. So, wala. Mga poster paint lang naman dito. Tapos meron ako dito. Apat na textile paint. Ginamit namin siya dati. Tapos yun, hindi ko na ulit siya nagamit. Tapos mga poster paint na lang dito. From... hindi ko na alam tatak na ito. Wala pa na itong tatak. Yung isa kong ano... Snowman? From Snowman? So, move na tayo dito. Ito, favorite ka pa. So, una muna tayo dito sa... So, dito kasi nakalagay yung mga paintbrush ko. Ito yung madalas na dala ko sa school. Mga pens na hindi ko na siya nagagamit kasi wala na siyang tinta. Siguro konti na lang pero madalas na tsambahan yung meron ganun. Ayan. Yung share ko lang sa inyo. So, ito yung first ko na brush pen. Ano talaga to? Brush talaga siya. Ito yung Zig Clean Color Real Brush. Ito yung first. Tapos, meron kasi yung ganun sa akin. Paano daw ba ako natuto? Nag-start off ako sa ganyan. Parang mag-cursive writing lang ako. Tapos, dalagdagan ko lang ng mga... Ayan, kung nakikita nyo ngayon. Then, nag-start akong gumamit ng mga brush. Well, actually, sinasabi ko na okay ngang dito muna kayo. Try nyo muna dito para mas okay. Tapos, tsaka nyo gamitin yung mga brush na katulad nito. Ito ata yung next kong brush. Okay, Z-green siya. Ayan, brush tip na siya. Marker brush. Brush marker. Basta yan. Brush na marker na siya. Tapos, ito na yung mga ganyan. Then, next na nun, yung tombow ko nga. Mamaya, papakita ko rin yun. Okay, by the way, hindi ito sa pang-babrag or what. Ito nga pa ng video is, kasi meron lang talaga nag-request na ito dati. Eh, naalala ko lang. Tapos, wala na rin akong maisip na content. May nagtatanong rin kasi sa akin kung paano nga ba. So, why not make a video na lang about it. Tapos, ito, wala na rin to eh. So, pagka may nawawala na lang ng tinta, na mga cute ball pens, markers, dito ko na lang siya ilalagay. Tapos, ito rin yung, hindi ko pa siya nagagamit kasi isa pa yung ginagamit.
Tapos meron din ako dito. Actually, regalo to sa akin kaso wala, hindi naman ako sanay nito, so sayang talaga siya. Meron din akong dinadala sa school na 24 classic color pencils ng Faber-Castell ulit. So, puro Faber-Castell yung mga ano ko, di ba? Meron din ako ditong mga oil pastel. Basta ito yung isa, tas ito yung isa. Next, meron din ako dito mga watercolor. Tcharing! Meron din ako ditong ganito. Hindi ko alam ba't ganito yung binili ko. Pero useful naman siya para pag, kasi meron din akong ganito. So, kung medyo matagal-tagal ko siyang gagamitin, pupunuin ko na lang ito lahat, di ba? Para di na ako balik-balik. For next one, meron din ako netong mga gantong cup para sa tubig pagka magpapaint ako. So, meron din ako isa pang brush dito na malaki na hindi ko na siya nagagamit kasi matigas na siya. Ito, may lalagyan ako dito. Chin. Meron kasi ako maliliit na mga markers. So, yung mga markers na yun, dinadala ko sa school. So, hindi na siya nakalagay dito. Okay, so, nagliligpit ako. And na-realize ko, hindi ko sinabi ko nina dito. Mga boxes ng construction paper, washi tapes, pantasa, highlighters. Hindi naman siya pastel. Ayun, so, ilang naman yung laman dito. By the way, naayos ko yung pang thumbnail ko. Shucks. Ayan, so, back to the video. Meron akong memo pad. Tapos yan, different colors. Whiteboard eraser. Na hindi naman dapat nakalagay dito. Dapat nasa bag ko siya. Or kaya katabi siya ng whiteboard marker. First thing sa mga lovable materials ko talaga is ito sa itong My Metal. Actually, hi. Yan, pero My Metal. Alam niyo na naman siguro yan. Tapos to, meron din akong My Gel Dong Aiden. Nawala na isa kasi ginamit ko siyang ball pen. Tapos, syempre, nawala. Ayan, My Gel. So, ito, naglalaman to ng mga, basta halo-halo to kasi ito yung dinadala ko sa school. So, first muna, meron ako dito mga highlighter. And meron ako dito anim, kasi anim lang naman yung kulay niya. So, ayan. So, sobrang useful ng highlighter. Alam niyo ba yun? Paano masabi? Wala lang. Oh! Ano muna, yung sinasabi ko muna kaninang maliliit na marker. Ito siya. So, pagka sa school, tinatanong ako, may marker ka ba? Sabi ko, oh, meron ako marker. Pagka pinakita ko, ito oh, liit. Tingnan ko, oh, cute, diba? So, next thing is itong mga, first muna, itong Miniso na mga brush. And brush tip marker siya. In pala tawag din. Brush tip marker. So, it means brush talaga yung sa taas niya. Worth it na siya sa halagang, kano nga ba isa na ito? $3.99. Okay lang naman, pero siguro hindi na talaga ako sanay sa mga brush tip. Pero okay lang siya. Worth it siya for its price na. Nakalimutan ko yung price niya. Basta mga ganun lang siya. Next one is itong Pigma brush. Black lang to. Ay marker tip siya. Brush, marker, brush tip. Hindi ko alam! Lang to. So, okay naman rin siya. Actually, di ko alam yung price. Pero binigay lang kasi ito sa akin. So, thank you ulit sa nagbigay na ito sa akin. Pangalawa ko itong biniling Tombow. So, ayun. Eh, ito lang yung, kahit sa isang Tombow na, isa ko lang siya binili. And medyo sabog na yung tip niya. And medyo nag-fade na rin yung color niya. Pero okay lang naman. And natatanggal talaga yung mga ganito nila. Next one is ito. Sobrang love ko to. My gosh. As in, platinum. Wala pang nag-fade sa kanila. And hindi rin ganun kakalat. Like, hindi gumaganon. Pagka nakaipon-ipon ulit ako,
nagpaplano akong bumili ng isang set ng platinum kung makikita ko pa siya. Kasi sobrang ganda talaga. And mas mura talaga siya sa Tombow. So after nun, meron ako dito isang calligraphy brush marker from Scribbler yung tatak niya. And 12 pieces siya. And siya. Brush pen to lahat. Marker din yung tip niya. Hindi siya, ano yan. So, regalo lang dito sa akin. Thank you, ate. And next one is, ito na. Ito muna yung first kong binili. Dual brush pen, yung portrait palette nila, na maliit pa lang. Ayan. So, actually, ano na nga eh. Ano, may, nagtatanggal talaga. Kahit di ko naman tinatanggal dito yun. Hindi, I mean, pagagamitan syempre, pero binabalik ko rin dito. Ayan, nag-ana talaga, parang nasisira yung top niya. Ito, magkasabay ito na binigay sa akin. Yung primary palette and the secondary palette. Ayan, siguro, okay pa rin siya hanggang ngayon. I mean, hindi pa rin nag-fade hanggang ngayon. Dito, sa dalawang to, okay pa siya. Muted palette, hindi ko sure. Muted palette naman siya. Ito, love ko talaga yung mga shades na to eh. Parang kamukha niya yung sa platinum ng mga shades. Tignan nyo ah. Train. Halos magkamukha lang rin sila ng color eh. The next, ito, bigay po to sa akin. And thank you talaga. Ayan. Next is this landscape palette naman. And wala pa rin nag-fade sa kanya. Makikita nyo to sa back to school haul. Ito yung last palette na nabili ko. And ito yung bright palette. Ayan. Yung kaganda rin ng mga colors niya. Yung grayscale. Ayoko na siyang bilhin kasi parang for me, na ganun-ganun lang. Hindi siya worth it para bilhin ko pa. Pero I would love to have a gray brush pen. Siguro isa na lang bibilhin ko. Pero yung isang palette, hindi na siguro. So, ayun. Sana na-enjoy nyo tong video na to. And if gusto nyo ng mga video about arts or yung mga ano, yan ano, for calligraphies, sa mga calligraphy, comment down below or chat nyo ako if gusto nyo. So, ito, again, I'm not bragging po. Kung mahilig ka rin sa ganito, I'm just sharing my opinions. Yun. So thank you for watching this vlog and always smile because life is so short to be unhappy. Bye-bye!